Hello guys! Welcome back again to my channel. So, to this video, isi-share ko naman sa inyo kung paano magsimula ng maliit na negosyo. Paano magsimula ng sari-sari store. So guys, kung bago ka lang sa channel ko, please do subscribe, like this video kung may natutunan kayo, and then please don't forget to click notification bell para updated ka sa mga business tips na ibibigay ko. So, ngayon, ang gagawin natin ay i-share ko sa inyo yung paano mag-umpisa ng retail sari-sari store. So, una talaga, kailangan natin ng puhunan, number one. Kailangan meron tayong budget para mag-start ng negosyo. So, magkano ba talaga ang dapat ipuhunin sa ating sari-sari store? So, retail naman ito, hindi masyadong malaki. So, pwede ka naman mag-start kahit 30,000 or 50,000, depende sa budget nyo. Kasi, hindi naman ura-urada na alam na natin yung mga product na mabili. So, pwede ano lang, hinahinay lang. So, at the end, malalaman mo naman kung ano yung hinahanap ng mga customer kung nag-start ka na. So, dapat, pag nag-start ka na, tapos yun, may hinahanap yung customer, dapat ililista mo yan. Para sa sunod, bibilhin mo. So, yan, may idea ka na kung ano talaga ang bibilhin mo na product. So, and may puhunan na tayo. So, dapat, next is, number two, so kailangan mo ng, so mayroon ka ng puhunan, and then, kailangan mo naman maghanap ng mga supplier. Yung pinaka supplier talaga para mas mura, mabili yung mga product natin. So mayroon ka ng supplier, so pwede ka ng magpa-deliver sa kanila. Sa amin naman, sa area ko, dito sa amin is, COD, cash on delivery. Kukunin nila yung mga bibilhin mo, yung mga product na gusto mong bilhin. And then, after that, so, mga 1 week, i-deliver na yan sa tindahan. Kasi, mas maano yung area namin kasi malapit lang kami sa kalsada. Mas makakuha tayo ng supplier na yung galing talaga sa mga pinaka supplier yung galing sa panel. And papakita ko sa inyo. Ayan. So malapit lang tayo sa kalsada. Tapos, ayan. Sana ba? Makita. Ayan. Tingnan nyo. Ayan. So malapit lang tayo sa kalsada. Pero, hindi naman to tindahan kasi pansamantala dito muna sa bahay. So, hindi yan pag bago ka lang sa ano, bago ka lang, hindi mo alam na may tindahan pala dito kasi bahay talaga. So, sana magkaroon kami ng extension, magkaroon kami ng tindahan dito sa ano, yung plan namin dito, tingnan nyo. Yung plan namin na extension, nag-iipon muna ng pera. Makikita ba? Para hindi makikita. Dyan, malapit sa, ayan, sa sasakyan. Dyan yung plan namin na area na extension. Sana this year. Para naman mas makita. Kasi, pag bago ka lang talaga, hindi mo malalaman na may tindahan talaga dito. Yung iba, hindi nila alam. Kasi, talagang bahay lang. Tapos, hindi, walang mga ano na sign na may tindahan. Yan. Yun. So, hoping na this year, magkaroon kami ng extension. At, kapag meron ka ng pwesto, pwede naman magkaroon kayo ng pwesto. Maghanap kayo ng pwesto. Kung yung gusto mo talaga maraming tao, so maghanap ka ng pwesto sa malapit sa public market o kaya sa school, yung mga ganon. So, consider na naman na mag-rent ka. So, ano,